Magandang hapon mga ka-OFW, mga kabayan ko dito sa bansang Saudi Arabia. Maligayang pagbabalik sa aking channel, LinzM.tv. At sa araw na ito ay meron na naman tayong panibagong update patungkol pa rin sa nadagdag sa bilang ng mga nag-test positive or mga confirmed cases dito sa bansang Saudi Arabia. At bago tayo magpunta sa pinaka-detalye ng balitang ito sa araw na ito, April 12, 2020, araw ng Linggo, ay alamin muna natin ang kalagayan sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Dahil nga ayon sa datos na inilabas ng Worldometer ay meron ng mahigit 1.7 million ang naitala na confirmed cases sa buong mundo. Meron ng eksaktong 1,795,693. At ang nakakalungkot na balita ay patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasasawi o namatay dahil sa virus na ito. Meron ng mahigit 110,000 na katao ang binawian ng buhay dahil sa virus na ito. At ang magandang balita mga kabayan ay patuloy na tumataas rin mga gumagaling o gumaling or naka-recover sa virus na ito. Meron ng 411,871 na katao ang fully recovered sa COVID-19 or novel coronavirus. At ang active cases natin sa ngayong araw ay meron ng 1,273,817. At yan nga ho ang mga impormasyon at lagay ng buong mundo. At magtungo naman tayo sa bansang Pilipinas dahil sa araw na ito, April 12, 2020 ay merong panibagong 220 na bagong kaso ang naidagdag sa mga confirmed cases o mga nag-test positive sa COVID-19 sa bansang Pilipinas. At sa araw na ito ay meron ng total na 4,648 ang nag-test positive sa COVID-19 or novel coronavirus. Ang Pilipinas sa ngayon ay nangunguna o number one sa mga bansa sa Asian countries. At ang bilang ng nasawi ay patuloy ngang nadadagdagan. Meron ng 297 na katao ang nabawian ng buhay dahil sa virus na ito. Sa kabilang banda, kahit paano magandang balita dahil nadadagdagan rin naman ang mga gumagaling sa COVID-19. Meron ng 197 na katao sa bansang Pilipinas ang tuluyang naka-recover or gumaling sa COVID-19. At magpunta na nga tayo sa pinaka-detalye ng balita natin sa araw na ito, April 12, 2020, araw ng Linggo. Dito nga sa bansang Saudi Arabia ay merong panibagong naidagdag na kaso sa mga nag-test positive sa novel coronavirus. Merong ang panibagong 429 na bagong kaso ang naitala dito sa bansang Saudi Arabia na nagtototal sa ngayong araw na 4,468. Halos parehas na ito sa bansang Pilipinas. At sa kasamaang palad ay meron na hong 59 na katao ang binawian ng buhay o nasawi dahil dito. Sa kabilang banda ay meron pa rin magandang balita dahil meron ng 761 na katao ang gumaling o tuluyang naka-recover sa COVID-19. Ang active cases dito sa bansang Saudi Arabia ay meron ng 3,642. Isahin nga natin ang impormasyon kung saan ang mga rehiyon ng Saudi Arabia ang mga bagong naitalang kaso na ito. Ayon nga sa inilabas na information ng Ministry of Health at iba't ibang pahayagan dito sa Saudi Arabia kagaya ng Saudi Gazette, Arab News, sa Saudi Buzz ay may ang karamihan ng panibagong kasong naidagdag sa ngayong araw ay galing sa city ng Riyadh na merong 198 na katao. At sumunod dito ang Makkah na merong 103 in total at sa Madina naman ay 73. Sa Jeddah ay merong 19, sa Dammam ay merong 10, sa Yanbu ay merong 7, sa Khamis Mushahite ay merong 5, sa Samta ay merong 4, tig 3 sa Tabuk at Katif, tig 2 naman sa Taif at Sabaya. Na nagtototal nga sa 429 na bagong kaso dito sa Saudi Arabia. At muli ang total ng kasong naitala dito sa bansang Saudi Arabia sa mga taong nag-test positive sa COVID-19 ay 4,462. At patuloy nga hong tumataas ang bilang ng mga naitatala o naidadagdag ng mga tao na nagtetest positive sa COVID-19 dito sa bansang Saudi Arabia at hindi lang ho dito kundi sa buong mundo. Kaya naman, doble ingat tayo mga kabayan, sumunod muna tayo sa kanilang mga patakaran kagaya ng pagpapatupad ng curfew sa iba't ibang bahagi ng bansa kagaya dito sa Saudi Arabia na kung saan ay merong mga regions na under 24-hour curfew, meron ding under strict 24-hour curfew na kung saan ay bawal talagang lumabas ng kanilang bahay. At ang buong Saudi Arabia, karamihan ng regions at cities ay under sa 3 PM hanggang 6 a.m. curfew. At kung kayo ay lalabas dito sa Saudi Arabia ay kailangan nyo ho ng waragan tinatawag o ito ang clearance or paper na dapat nyo isubmit sa mga police checkpoint dahil marami hong police checkpoint dito kaya doble ingat mag-secure tayo ng ID at ng paper or clearance mula sa ating employer or sa company. At dito nga Saudi Arabia ay patuloy ang mga preventive measures. Minumungkahi nga nila na iwasan muna pumunta sa mga public places at magstay muna sa bahay at i-maintain ang social distancing na at least 1 meter away mula sa ibang tao. At mungkahi nga ng World Health Organization at Ministry of Health, isa sa pinaka-basic at pinaka-mainam na paraan para makaiwas sa virus na ito ay ang paghuhugas ng kamay. Galingin po natin maghugas ng kamay gamit ang sabon at ang tubig. At kung meron kayong mga katanungan dito sa Saudi Arabia or mga inquiries patungkol sa COVID-19 or mga dapat i-report sa pamahalaan ng Saudi Arabia, particular sa Ministry of Health, ay tumawag sa hotline number ng 937. At kung meron tayong katanungan sa ating imbahada at konsulada, tumawag po sa mga numbers na naka-flash sa screen.
At ayan lang po ang mabilis ang update natin sa araw na ito, April 12, 2020. Meron nga pong panibagong naidagdag sa mga kaso ng nag-test positive sa COVID-19 or novel coronavirus dito sa bansang Saudi Arabia. Kaya naman kabayan, muli kong paalala na doble ingat at samahan natin ng dasal at huwag po nating pabayaan ang ating mga sarili, panatilihing malusog ang ating mga katawan. At maraming salamat sa pagsubaybay sa aking channel, MinsM.tv. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe at gusto mong manatiling updated sa mga bagong videos natin, ay i-click ang subscribe button or mag-comment ka dyan sa baba kung mayroong katanungan. Susubukan ko yung sagutin within 24 hours. Maraming salamat muli, MinsM.tv. Nagpapaalam.